Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica, chapter 5, verses 2 to 6. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, pagkat hindi kayo mabibilang sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang katanungan ang nabuo sa akin dito. Paano tayo naghahanda para sa kabilang buhay? Ano ang kalalagyan natin sa kabilang buhay? Kalimitang tanong ng karamihan ay paano kaya? Pero magandang pagnilayan nito kasi ang pagpunta sa kabilang buhay ay tulad ng darating na kapahamakan. Minsan merong natutulog lang, wala na. Meron yung iba na aksidente, meron namang biglaang pagkamatay o heart attack. Ang mga bagay na ito ay minsan ay nakakatakot. Ngunit maganda ang pahiwatig na ito ni San Pablo sa mga taga Thessalonica. Huwag kayong matakot dahil nasa kaliwanagan tayo. Mahalaga ang manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip. Itong tatlong ito ang napakagandang alituntunin na dapat nating pangalagaan. Manatiling gising na kasama ang Diyos, laging handa sa ating pang-araw-araw na buhay, at ang pag-iisip natin ay hindi naguguluhan, kundi malinaw. Ang mga bagay na ito ay napakahalaga sa ating paghahanda, ang ating kabilang buhay. Kaya mahalagang tandaan na ang simbolo ng pag-asa ay araw, liwanag. Kaya nung araw, natatandaan ko, ang nilalagay sa belo ng mga mag-asawa ay tatak ng araw. Ito daw ang magiging simbolo o tatak ng relasyon. Ang araw ang nagbibigay ng liwanag sa mag-asawa. Ang araw ang nagbibigay ng liwanag sa direksyon. Ang araw ang nagbibigay ng liwanag sa pag-iisip. Kaya mahalagang pakahalagahan natin ang liwanag at paghahanda. Manalangin tayo.
Panginoong Hesukristo, tunay na liwanag ng mundo. Ginagabayan mo ang lahat ng mga tao tungo sa kaligtasan. Bigyan kami ng tapang at lakas at ng biyayang gawin sa mundong ito na mapayapa at katarungan bilang paghahanda sa darating na iyong kaharian. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So ito po muna ang ibabahagi ko. Si Kuya Nanding, at God bless po sa ating lahat.